Layo ng kapapasalang na anti-cybercrime law na matigil ang hacking, child pornography, cyber squatting at identity theft. Kaya naman ilang may-ari ng internet shops binabantay-bantayan daw ang ginagawa ng kanilang mga parokyano habang nasa kanilang mga establishmento. Makibalita tayo kay Sheila Vergara ng GMA Davao. Mas hinigpitan na ni Dan Natividad ang pagbabantay sa kanyang internet cafe sa Davao City mula nang malaman niyang may bagong batas kontra internet-related crimes. Na-block na mo ang kanang mga possible sites na mga pwede nila kuhaan ng mga pornography. Kabutang may huwag ka ng mga salamin para at least ka nang mag-aware po ng nagabantay kung sa'yo ginabuhat sa kanyang mag-gamit. Ayaw raw ni Dan na madawit kung sakaling masangkot sa cybercrime ang kanyang mga customer. Sa ilalim ng bagong batas na Cybercrime Prevention Act of 2012, itinuturing ng krimen ang cyber sex, internet fraud, computer-related identity theft, at illegal na panghihimasok sa isang computer system. Kasama na riyan ang hacking o walang permisong pagkuha o pagbabago ng data sa isang computer. Ang ilang customer naman sa internet shop, sang-ayon sa ginawa ni Dan na paghihigpit. Mas secure ang imong kanang, especially Facebook. Tapos ano man good, once na ma-hack siya sa lain, mas masira imong image. Ang iba naman, mas magiging maingat na raw sa paggamit ng internet. Di na ako mandawad sa akong mga friends diri sa Facebook. Di na po ito mag-post o mga bad words ba para. Sheila Vergara, Nagbabalita, Pilipinas.